Hey, May 25, 2021, 5:45 in the afternoon Philippine time. And it's a Tuesday. Tuesday would always mean to me before as a day for Saint Anthony of Padua, my guarding saint. And that's the date of his feast day, actually a death anniversary of a saint. When the date also that I was born, no, June 13. Anyway, so I just had a lunch and hindi rin pwede na wala talagang kakainin, guys. So mga 2 days na ako na nagtatry, tama walang ulam. Yesterday pala, nakakain din ako ng konti. Meron pa kasi akong isang dilata. So anyway, guys. Sige lang. Ibig sabihin, okay pa tayo kasi may bigas pa, ganyan, no? Hindi kagaya ng iba, hirap na. And I have a chance also to a little bit slim down, no? You know, taking at looking the positive side of things and situations na lang. Anyway, so, ang daming na naman mga messages po ng mga kahibangan nung member ng IBP Naga na hindi ko po alam talaga kung galing to ng Legazpi, pero familiar yung mukha ng kasamang una nung babae na parang Chinese. Ang yabang, guys, no, na hindi raw ako yung owner kasi wala daw kotse. Kapal-kapal na mukha, no, para lang i-console yung sarili niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo, guys, na pagka merong pong evil spirit sa loob ng katawan, they are always finding justifications, no, na okay lang to, wala namang nagagamit dito, when they know the fact na abogado pa naman sila. Wala yan excuse, guys. Pag yung land grabbing pa naman, guys, napakalaki ng ebidensya, di ba? For example, hindi ko po ito sigurado, pero yung Robinsons po kasi, sabi kay Mendoza, ang pagkakaalam ko po, ang property daw ay ninegotiate. Please lang po ha, Mr. Mendoza, hindi ko po ito sigurado, pero ito lang yung mga nakuha kong balita na ikaw po ang nag-negotiate niyan along with Attorney Robredo. So, assuming lang po, no, assuming lang na sa amin pa yan part ng lupang yan, hindi sigurado, plus the sea oil, ayan, ng mga uliban, eh napakalaki pong ebidensya. Wala tayo dyan hindi tayo makakapag-joke dyan or makakapag-deny, right? Kasi may mga papeles. Unless po na doktoran yung mga papeles, documents, titles, no, the Registry of Deeds records, LRA, sana po hindi nabibigyan ng idea yung mga kriminal nito, no, na yun ang sinasabi ko na kung gagalawin. Pero meron naman po mga hawak na ebidensya yung mga owners niyan, eh may titles, di ba? So yun po. Ang nakakagimba lang, guys, yun nga, sasabihin niyan may binilhan sila. No, kagaya niyang garden dyan na squatter din along Almeda Martires Highway, na ano po, ayan na, hanggat hindi nababayaran or nadodonate yan ng mga tita ko yung part ng highway na kung saan na nagamit yung lupa namin, itatawain ko po yan Martires Highway. So anyway, guys, napakalaking ebidensya, diba? Hindi mo mapapagkaila yan na yung illegal structure ng building at land grabbing, squatting, forcible entry, ano pa ba yan, trespassing, kung ano-ano pa. Tapos, abogado pa yan, no? If also true that si Attorney Turbio din ay meron dyan, kasi may proof po ako na sinabi niya sa akin na may lupa siya sa Dalipay while I was consulting him, no, for help. Kinuha niya pa po yung title number ko po, no? Very ano po 'yan, eh. Dapat siguro nire-report niya sa PRC, no, Professional Regulations Commissions. Na very unethical. Ewan ko ano pang mga terms na pwedeng yung gamitin diyan, no? So, yun lang po yung advice ko sa inyo mga land grabbers, those who are contemplating or got used to the vice of building buildings, no, over a land that is unclear and over a land that is not yours, no? Especially if they are privately owned lands, no? Private persons has rights. Abogado pa naman tayo, napaka-malisyoso po.
na mga ganong aksyones. And along with other squatters na nakaluklok sa mga lupain ng mga pribadong tao, no? Huwag nyo kaming takutin, meron naman pong gobyerno, meron namang AFP na tutulong po sa amin. Kasi karamihan yan guys, sa lakas ng loob, relating this to my last vlog kaninang umaga, mas kalmado ako kaninang umaga, no? Bagong gising eh. Nakakain na tayo, so medyo energetic na ng konti. Yun lang po yung reminders ko guys, no? Huwag nating abusuhin yung alam natin sa batas. Huwag nating abusuhin yung kahinaan ng mga tao. Imagine, sasabihin mo yung owner. Hindi yun owner. Ako pa yata yung iniisipan na nagsascam, no? Kasi naglalakad lang kami ni Kuya Robert. Nagpasama ako sa isa din malupain from Negros. Yun ang sinabi eh, si Kuya Robert nga nagsabi sa akin na walang hiya daw yung lalaking mataba na mukhang bakla din guys, no? Yan na talaga, sorry lang mga fagots, no? Yun talaga yung nakikita namin habang makaka-chance kayo, no? Makakapalusot kayo, yun ang mga iniisip nyo lagi, no? Mga illegalities. And in fact, I think last year, before the assembly of the LGBT, ano ba yun? Dream Maker or something sa Manila, di ba yung march na nagkahulihan because of the health protocols, Heal as One Act, hindi pwedeng mag-assembly, no? For any matter, for any reasons for that matter. Eh, may mga din nakipong tayong mga LGBT members, no? May mga tomboy, ewan ko kung mayroong mga nahuling bakla. Eh, yun po. May nagsabi pong police na nag-comment po, hindi ko po i-identify, na talagang hindi sila, wala silang tiwala daw sa LGBT. Sila po kasi guys, kung nasa tama po yung police, nasa tamang disposition, nasa grace ni God, kasi diba, alagad sila ng batas. Ang batas came from the Lord God. So, alagad sila ni God. You know, they are like angels supposed to be here on earth. No, may remind everyone, and including the police forces, na they are actually angels supposed to be of God here on earth. So they have that ability guys, na kagaya ko po. Alam ko na hindi lang yan po nagsasalita ang karamihan, just like my father, no? My father was a secret agent guys, no? A secret intelligence agent. Yun po ang nalaman ko kay daddy ko, at nakita ko pa yung ID niya. There were really times na wala siya sa bahay namin. And may mga sinosolve-solve pala. No? May mga na-rescue na nakikita ko sa visions ko. Na, they have ability also, guys, to discern. Nakikita nila sometimes yung mga taong possessed ng devil. And if you are really possessed by the devil, guys, kung hindi ka marunong mag-control, you could commit even the worst case, no? Worst criminal case that could possibly make the devil make you do, no? Kaya delikado po pag possess ng devil, might as well i-exorcise yung mga ganyan, no? I-heal, kasi talagang kahit pagpatay, naku, sa inggit po ng devil sa atin, all it wants is for us to be steered, is for us to be destroyed, no? Is for our soul to be, you know, damned to hell with them. Na inggit na inggit nga sila na tayo ginawa ni God na magaganda, ganyan. Pero kayo din sa mga decisions nyo, ang magsasabi na binababa yung mga sarili nyo, pinapapangit nyo yung mga sarili nyo pagka ganun, no? So yun lang guys, no? Nakakahiya naman kung mga abogado tayo, tapos nangunguna tayo sa taking chances ba na makalusot-lusot. Hindi lang nakakapunta yung mga owners, naku, kung ano-ano na pong ginagawang kabalastugan, no? Attorney Turbio, kung magalit man kayo sa akin, tanungin nyo muna kung may nasulat ako at dito. Tanungin nyo muna yung sarili nyo, bakit kayo sinusulat? Bakit ba may vlogs patungkol sa inyo? At huwag kayong mananakot, ha? Nasa lupa namin kayo. Nandyan yung ebidensya, may building kayo dyan. Ikaw, Attorney Turbio, nakita ko na yung bahay mo. May mga hollow blocks, pagkatapos may mga CCTV camera ka lang. Ayaw mong lumabas para makipag-usap, no? I think may relatives na rin ako nag-try mag-ikot.
Ang kapal na mukha, guys. Tapos, ina-advisean pa yung ibang squatters na ganun daw ang gagawin. Na huwag na lang daw lalabas. Kung iisipin po sa amin yung lugar, trespassing kayo kahit pagtitigbasin namin yung struktura nyo, ay wala kayo dyan, ano, masasabi. Kasi property namin yan, wala lang fence. No? Tell me otherwise, kung sino po yung nakakaalam sa batas niyan. Yun lang po yung ano ko, parang extreme ano lang, case scenario na kung ayaw pong lumabas sa bahay. No, kahit po sa nirerentahan, kung mali-mali na po yung ginagawa, kagaya po ng case nitong Bajolang ito, mukbang na po sa illegalities. Naku, hindi na po yan tama. Kahit nung sa boarding house namin, bagamat meron tayong mga 3 months allowance, pagkaganyan na po yung ginagawa, illegal na. Ang dami-dami na po. Kaya po nagyayabang yan, AFP. I want really to appeal to the AFP, no? In Camarines Sur. Na ang dami-dami na po nitong problema at mga nagginawang kasamaan. Pinagyayabang po nila na kamian niya ay sige-sige lang, pakolekta lang. Samantalang daw ako ay walang pera, kawawa daw, no? Paano-ano pa daw ako. Nagyayabang na po ang mga ito, no? Na in the first place, mga NPA po sila at nagmamarunong po sa batas. Wala lang siguro yung baril, nakatago lang. Kasi ang alam ko po, nag-inquire na ako sa police, yun po kasi yung sabi nila na dapat daw may armas at mukha yatang sa army muna. Yung army muna daw yata ang titingin kung talaga mga NPA. Eh, paano ako nag-i-style na nakatago naman yung baril, pero yung pagre-recruit at pag-i-enforce nila ng communist mga ways ay nagagawa na po, no? Ilang taon na po. Kawawa naman po tayong mga mamamayang Pilipino. So, I'm asking appeal, no? Sa tingin ko nga po, karamihan po ng mga squatters namin talaga ay NPA. No? Ano po yung pwede nating, ano? Hindi naman po pwedeng ipamigay namin yung lupa namin. May programa naman po yung gobyerno, ay ano ba namang sa inyo na lang po, kung sino po yung AFP, kung kay President Duterte na lang po kayo mag-surrender. Wag po sa lupa namin. May mga plano po kami sa lupa namin. So, please vacate our land peacefully. No? Wala tayong pinag-uusapan sa mga vlogs kung wala po kayong ginawang masama. Alam nyo po yan. Abogado po kayo. Bakit kayo nagaganyan? Okay? Goodbye and sana lubay-lubayan nyo yung lupa ng mga pribadong tao, ha? Hindi lang po yung sa akin. God bless to those who are non-squatters and those who have goodness in their hearts. Be children of the light, no? Huwag nyong titingnan kung mataas yung posisyon yan, kung mga abogado pa yan, or matataas na mga profession yan. Importante, guys, naan ka kay God, hindi kung kanino pa man. Okay? God bless! Ciao, ciao!